Hello guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba mga dapat nating ihain pa sa hapagkainan ngayong darating na 2020 para po lalo nating makamtan ang mga pangarap natin ngayong darating na 2020 at mabago ang takbo ng ating pamumuhay. Lalo-lalo na po kung tayo ngayon ay nakakaranas ng paghihirap ngayong 2020, minumungkahi ko kayo na gawin niyo po ito dahil ito po ay mura lamang at napaka-epektibo para makamtan natin ang matagal na nating inaasam. Ang bidyong ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Alam niyo po ba na ang mais ay isa sa mga pinakamaganda na dapat po ay ihain natin sa ating pong hapagkainan? Kasi po yan po ay kumbaga kulay dilaw. Ang kulay dilaw is wealth. Yan po ay sumisimbolo ng kulay ng ginto. Kaya kung ako po sa inyo ay mainam na mais dahil pinaniniwalaan ayon po sa Chinese na wag po yung mawawala sa ating pong hapagkainan dahil yan daw po ay magdadala sa inyo ng swerte. Ang dapat nyo lamang pong gawin ay halimbawa ito yung mais. Mainam ay islice nyo po siya ng kutsilyo. Tapos, di hiwa-hiwalay na sila. Ngayon, mainam ay mas maraming ganon. Or kaya kung may kakayahan kayo, ay tanggalin nyo po siya. Himayin nyo po siyang ganyan kaysa sa slice. Kasi yung slice ay may chance po siya na mag-melt. Gwapo nang siya para nagtutubig-tubig po yung mais natin. Makatas kasi. Ngayon, kung isa-isahin natin ang tanggal, ay mas okay po sana yon kung kaya nyo po to. Mainam po yung sariwa kaysa po doon sa nabibili natin na mga matitigas na mais na siyang ilalagay po doon. Mas mainam sariwa talaga yung pagkakabili. At mainam din nga po yung kalahati po nito or isang buong mais na kahit maliit lamang ay itutusok nyo. Mainam sa isang bowl. Magganon po kayo maghimay ng mais. Tapos kumuha po kayo ng, kumbaga magtira po kayo ng mais na isang maliit na buo. Kailangan po mais natin gagamitin ay yung madilaw ha. Huwag po yung ano, yung huwag po yung walang lasa. Ano ba pong tawag doon yung... kailangan yung Japanese corn. Wow, may pa ganun pa. Basta kailangan po ay kulay dilaw. Huwag yung kulay puti. Kasi may kulay puting mais yung lagkitan. Yan, lagkitan. Medyo may pagkamalagkit ito at wala siyang lasa. Ayan, mainam po ay yung kulay dilaw. At pagkatapos po niyan, ay lagyan na po natin to kung kayo po ay bumibili ba po kayo ng palay sa tuwing bagong taon. Kasi ako po ay napakarami ko ng palay dahil kada taon ay ako'y bumibili ng palay. Kaya lamang, ay kahit bumibili ako ng mga ganyan taon-taon, iba pa rin po yung ritual na ginagawa. Kasi pag po mga ritual na ginagawa, ay iba po ang datingan kagaya na nangyari nga po sa akin. Yung kumbaga, ikaw mismo ay magkoconcentrate kung ano man ang naisin ay matutupad. Tapos dito po tayo sa may silangan. Kasi dati-rate, bumibili rin lagi ako ng palay, pero parang wa-epek din. Pero gamitan nyo po ito ng mais at kumbaga magkombinasyon ng palay na dilaw at ganoon din po ang mais na dilaw ay magdadala po sa inyo ng swerte at ito po ilalagay natin sa ating pong hapagkainan. Kagay ng kwento ko nga po sa inyo na ako nga po ay dumanas ng sobrang paghihirap kaya in-apply ko ang aking mga nalalaman. At napakadami ko pong ginawang ritual ang pagsalubong ng 2019 dahil nga po sa... Ako'y sinuwerte ngayon 2019 sa mga ritual na aking ginagawa. Kaya mas marami ngayon 2020 at talaga namang yan po ay sasalubungin ko ng talagang ayon sa aking mga nalalaman. Kagaya nga po ng isinir ko nga po sa inyo na ako nga po ay nagpapintura ng aming tahanan at ngayon ay okay naman na. Kumbaga, ready na ako sa mga darating pa muli na taon. Lalo-lalo na ngayon darating na 2020 ay talaga namang... Kaya lamang, ang wala pa kami ay mga polka dots na damit na color red. Or kaya kahit hindi polka dots, basta color red. Tapos ang underwear namin ay yellow. Para kasi ang lucky color po ngayon ng Year of the Rat ay red and yellow. Or kaya po ay burgundy, dark red. Para mas maganda. Mas purong-purong
parang dugo, akala mo eh, sobrang pula po niya. Yan po, isa sa mga pinakamagandang kulay ngayon darating na 2020. At mainam po na ang inyo pong damit ay maraming paket. Kaya ako, magtatahi pa po ako ng, kasi mahilig din naman akong manahi, tatahian ko ng, ano, ng mga bulsa ang aking pong damit. Kumbaga, mas dadamihan ko. At maglagay po kayo ng ampaw, na ang laman po ng ampaw ninyo ay yung pinakamataas na antas. Kung wala pong pinakamataas na antas, ay 20 pesos na malutong. Dapat po yung lahat ay lagi bago na pera ang ilalagay nyo po dyan, dahil sinasabi po nila na kawalan ng respeto kapag lalagyan nyo daw po ng luma ang ating ampaw at ganun din po ang mga coins. Kaya kailangan yan po ay kumbaga dapat lagi ay buo, kahit isang 20 pesos na, kasi ang 20 pesos ay yellow din ang kulay, yellow orange, naging yellow orange, di ba? Ayan, swerte po yun, kaya yun ang ating ilagay, or kaya 50 pesos. Kung hindi po 20, 50, o kaya pinakamataas na antas, 1,000. Yan po yung mga ilalagay natin sa ating pong ampaw. At tapos, lagyan natin ang ating packet ng maraming barya. Para po, mas maraming blessing ang dumating sa inyo. Sinasabi po nila na kung ikaw ay maraming packet o maraming laman ng inyong bulsa, ay kayo daw po ay magkakaroon ng maraming perang sa buong taon. Kaya mainam ay meron po kayong ganyan. At meron po kayong nakahain na ganyan sa ating lamesa. Mainam din po na kayo po ay meron pong luya o kaya po ay may gabi, kasi ito daw po ay bonding ng family at lalagyan mo ito ng red na ribbon. At pagkatapos po yan ay mainam dun sa ating palay at ganun din po sa mga ubas na mga dekorasyon po natin, mga panghanda na prutas, ay mainam ay kumuha kayo ng isang salamin at pagkatapos ay itapat nyo doon po sa mga pagkain. At pagkatapos po yan, kapag po nakatapat na doon sa pagkain, ay mainam eh, kasi yan po sinasabi nila na madodoble daw po ang blessing, lalo-lalo na ngayon darating na 2020, para isang buong taon daw ko yung masagana. Magluto rin po kayo ng mga sinukmane, ganun din po yung bilo-bilo or kaya po ay palitaw. Dahil sinasabi nila para ikaw ay lumutang at hindi nakalubog ang iyong buhay. Kagaya nga po nasabi ko nga po sa inyo, kailangan i-research niyo kung paano magluto ng bilo-bilo or kaya ng palitaw, dahil baka instead na kayo ay lumutang, ay lumubog po kayo, kagaya na naganap nga po sa akin na kumbaga hindi pa mainit ang tubig, ay akin po nilagay na sigalapong. Ayun, nagdikit-dikit sa ilalim at instead na lumutang, ay lubog ang inabot. Kumbaga, hirap. Kaya ako po sa inyo ay pag-aralan nyo po mabuti kung paano po magluto po niyan ng masarap at lagyan nyo po ito ng maraming sago, kasi bilog-bilog. At sinasabi po sa Chinese, ang bilog daw po ay sumisimbolo ng pera, dahil yan daw po ay sumisimbolo ng mga coins. Kumbaga, maraming coins ay mas maraming pera. Kaya mas mainam ay bilo-bilo at saka maraming coins po kayo ilalagay at malagkit. At huwag na huwag nyo rin pong kakalimutan na maghain ng dahon ng laurel. Damihan nyo po yung dahon ng laurel. Pumili po kayo ng dahon ng laurel na buo, ha. Mainam po yung buo, tapos sulat nyo po yung tunay nyong pangalan at apelyido. Bawat isang dahon, kung sino po ang nakatira doon, sulat nyo po yung pangalan at apelyido bawat isang dahon. At pagkatapos, mag-alagay po kayo ng mas maraming buo na dahon ng laurel at isulat nyo po dito na prosperity, abundance. Bahala na po kayo sa mga wishes po ninyo na nakain din po doon at sasabayan nyo po ito ng bawang. Yan po ay isa sa mga pinakamagandang ritual para po yung mga pangarap po natin ngayon darating na 2020 ay mabilis pong tumalab. Yan po ay napaka-epektibo, dahil yan po ay ginawa ko syempre. Yung mga sinishare ko sa inyo ay base sa aking mga karanasan. Ginawa ko po yan itong pagsalubong ng 2019, pati po munggong kulay dilaw at berde. Bumili po ako ng, di ba po may mga plastic pong gano'n sa bayan? Bumili ako ng dilaw at berde. Basta isang mangkok po siyang gano'n, tapos isang mangkok na mais, tapos nilagyan ko po ito ng palay, pagtapos yung isa naman ay, yun nga po na dahon ng laurel na meron pong bawang.
I-try nyo po yan kung kayo po ay hindi pa nakakapag-try ng mga ganyan mga ritual na kada tuwing bagong taon, i-try nyo po yan dahil yan po ay isa sa mga pinakamaganda na ritual para maging magaan po yung daloy ng swerte po natin. Kagaya na naganap nga po sa akin na imagine nyo po, tumanda na ako ng ganito pero ngayon ko lamang nararanasan ang mga ganyan sitwasyon na makabili ng mga nais ko. Kaya nga po nung ano, naiyak nga po ko nung nakakabili ako or kaya nakakain kami kung saan namin gustong kumain, na kumbaga kung ikukumpara ko dati ay milya ang pagitan dahil sobrang paghihirap nga po dati na nakakaraos lamang kami sa tulong na aking pamilya. Kung wala aking pamilya ay sobrang ano, kumbaga sobrang worst ng buhay ko na dahil lang po sa kanila at dahil nga po sa mga ginawa kong gato ritual ay unti-unti pong nababago. Kumbaga, nandiyan pa rin yung kahit na ikaw pinagkalooban ng biyaya, yung mga pasasalamat ko sa aking pamilya kasi tumanda ako ng ganito dahil ang pamilya ko nang lagi ang nandyan para sa akin ng mga panahon na yan, na talaga namang sobra-sobra ang mga pinagdaanan din nila sa amin, ang mga pagtitiis at pagtulong sa amin ay lahat ay sa kanila ang takbuhan. Ngayon, ako po ay babawi dahil nga sa mga ganyan sitwasyon at syempre sa mga bossing kong manonood, babawi ako dahil ako po ay sinusuportahan nyo rin po dito bukod po doon sa sinishare ko lagi na negosyo ay dito po sa aking channel ay lagi po kayo nandyan para sa akin. Kaya ngayong Christmas ay talaga namang iisa-isahin ko kayo at ibibidyo po natin yan, yung pamimigay natin ng pagkain, ng grocery sa mga madadaanan po muli at pagkatapos kayo din po mga bossing ko. Kaya lamang po ay ang nangyayari ay napakahirap po magpadala sa JRS at ganoon din po sa LBC kasi nga po kumbaga salang-sala yung mga ipadadala at minsan pa ay mas mahal pa yung padala mo kaysa doon sa ipadadala at ngayon pag-isip akong mabuti kung paano, basta wala po mga coins kasi bawal daw po yung maglalagay ka ng mga coins kasi gusto ko sana kasi mas swerte kung halimbawa may lalakipan ito ng coins para pampaswerte sa taong binigyan, kaya lang hindi na po ito nakakalusot doon kasi sinasabi po nila na pinatatanggal po nila isa-isa po yan at sinecheck ko ano nga po talaga yung ipadadala mo. Ayun, kaya kumbaga mahigpit po na, nagkakahigpitan na, kaya kumbaga kung ano lang ang makakalusot doon, yun lamang po ang maipapadala ko. Basta matik po to ay sigurado naman ay pwede naman dyan ang mga magnet, down and laurel, cinnamon powder, ganun po, allspice. Ayan, padadalan ko po kayo. Akin, nilalagyan siya isa-isa, patapos mga iba pa mga pampaswerte. At gusto ko sana magpadala ng ampaw, tapos lalagyan ko ito ng pera, kaya lang ay hindi pwede. Doon lang siya sa padala, Palawan Express, doon lamang pwede yung mga ganon. Pero hindi ko alam kung pwede rin yung may ampaw doon. Di syempre, baka hindi rin, no? Kaya, kumbaga, hindi rin, no? Choice din ako. Hindi ako makapag... Siguro yung man dito lang sa malapit sa amin. Na, kumbaga, pagkakaloban natin ng ganyan. At meron din ako napili pa na malapit lang po dito na bibigyan ko siya ng grocery ngayong darating na Pasko. At, kumbaga, malapit lang siya, hindi siya ganun kahirap kagaya ng mga iba na malalayo. At kumbaga parang dito lang din po siya. Siya po ay isa rin sa mga bossing kong manunood at nakapunta siya sa birthday nung aking nga pong anak na si Justine. Ayan, isa po siya doon sa mga nakapunta dito at malapit lamang po siya dito sa amin. Kaya kumbaga para hindi na ako mahirapan ng pagbunot, ay siya po muna ang ating uunahin. Sasama ko siya sa Pure Gold at ayan ang mamili ng kung ano pa ang kanyang mga kailangan ngayon darating na Kapaskuhan. Ayan, kumbaga isa-share ko sa inyo yung pagpasensya nyo na kung ano aking makakayanan, pag-share sa inyo ng mga blessing dahil nga po sa sinuwerte ngayon 2019 at lalo-lalo na kung tayo papala rin sa 2020 ay mas marami pa may papagkaloob ko at mag-share ng blessing po sa inyo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Ngayon po, kung kayo po ay gagawa ng ganito ritual kagaya ng mga shinare ko po sa inyo, soon kayo naman din po ay mamamahagi dahil napakasarap din po sa feeling na mamahagi ng iyong mga blessing. Yun lang po guys, salamat po.